67 milyong kabataan ang hindi nakapagpabakuna mula 2019 hanggang 2021 batay sa datos ng UNICEF. Bumaba kasi ang kumpiyansa sa bakuna sa iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas. Saksi, si Leigh Alves. Sa komunidad na ito sa Quezon City, halos lahat daw ng mga bata ay kumpleto sa bakuna o yung routine immunization. Sasigasig na rin daw ng mga health worker. Sila po mismo nagpumupunta rito para bakunahan yung mga bata. Kapag ka hindi naradala doon, minsan po may mga araw sila na talagang bumababa sila rito. Mapalad ang mga batang ito dahil mula taong 2019 hanggang 2021, 67 million na bata ang hindi nabakunahan ayon sa United Nations Children's Fund o UNICEF. Sabi ng UNICEF, bumaba ang kumpiyansa sa bakuna para sa mga bata nitong COVID pandemic kung kailan nagkaroon din ng pagkaantala sa mga bakunahan. Halimbawa dito sa Pilipinas, tinatayang 1.6 million na mga bata ang hindi nabakunahan kontra tigdas mula 2020 hanggang 2022 ayon sa Department of Health batay sa estimate ng World Health Organization. During the time ng pandemic, maraming mga bata yung hindi nakapunta sa mga health facility para mabakunahan. Alam naman natin naging mahirap yung transportation, nagkaroon ng mga lockdown. Nakipag-usap na po tayo with UNICEF and World Health Organization and they have said that we need to conduct the supplemental immunization activity on a national level para maiwasan na magkaroon ng outbreak ng measles and polio. Para iwas outbreak sa darating na Mayo, buong-buwang isasagawa ang supplemental immunization activities sa buong bansa. 9.5 million na bata edad 9 months to 59 months o below 5 years old ang target bakunahan kontra tigdas. 11 million naman ang mga bata 0 to 59 months old ang target mabigyan ng oral polio vaccine. Ang goal po natin para sa supplemental immunization activity this May is to achieve 95% coverage. Lahat ng batang eligible, 95% dapat mabakunahan during the month of May. Regardless po ito kung may bakuna na sila sa measles or polio previously. Pinaiigting din ng DOH ang pagibigay ng iba pang bakuna sa mga sanggol na kasama sa routine immunization. Lalo't as of February 2023, sa datos ng DOH, 57% lang ang fully immunized child o batang nakakumpleto ng routine immunization bago magdalawang taong gulang. Ito yung mga bakuna na BCG, 3 doses ng oral polio vaccine, DPT o diphtheria, pertussis at tetanus at hepatitis B at 2 doses ng measles-containing vaccines. Kaya paalala ng DOH. Kapag ka mababa ang rate ng pagbabakuna natin, syempre na andyan na yung vulnerability, yung risk ng ating mga kabataan na magkaroon sila ng mga sakit na pwedeng ma-prevent ng mga bakuna natin, katulad ng tigdas, katulad ng rubella, no? Katulad ng polio. At ang pinaka-importante kasi itong mga sakit na ito, maaring ikapagdulot ng pagkakaospital o di kaya pagkamatay ng ating kabataan. So kailangan talaga agapan natin para maiwasan natin ang mga ganitong pangyayari, lalong-lalo na mga bata ito, dapat protektahan natin sila. Para sa GMA Integrated News, Leigh Alves ang inyong saksi.